eto na mga kaibigan. Robin Padilla apologize after backlash on remarks about marital rape. Ito ay article ng Inquirer.net. Senator Robin Padilla apologized for those who were offended by his remarks on consensual sex between couples during a Senate hearing, as he stressed that never said it was okay for husbands to force their wives to have sex. So sinasabi dito na hindi naman daw niya sinabi na okay lang pilitin para doon yung mga asawa. Okay? In a Facebook statement on Friday, August 16, the action star turned number one senator. Diba? Said sorry to netizens as he reiterated that it is responsibility as chair of the Committee on Public Information and Mass Media to ensure that all sides are informed about the topic. So, yun, naging informed naman yung mga tao sa topic, magaling doon, pero mali yung paraan, 'di ba? Basahin natin kung ano yung sinabi ni Robin Padilla. Sa mga lagyan natin ng background music yan eh. Ano eh, number one president eh. President eh. Number one senator eh. Sa mga offend po o hindi nagustuhan ng aming pagdinig patungkol sa marital rape, mga kababayan, paumanhin po. Ang marital rape po ay may mataas na porsyento sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ibig sabihin, meron pong pagkukulang ang gobyerno sa pagpapalaganap ng batas at ang pagkukulang na yon ay obligasyon ko na punan. Anyari. Gusto niyo basahin natin yung full post. Oh. Basahin natin yung full post. Yes means yes yan. Sinabi na natin kanina yung first part. Ay, hindi pa pala. Hindi ko pala nasabi na ba. So, basahin na natin buto. Sa mga na-offend po o hindi nagustuhan ang aming pagdinig patungkol sa marital rape, mga kababayan, paumanhin po. Para din po sa inyong kaalaman, ang aking committee po ay public information. Ito pong committee na ito, sa matagal na panahon ay tulog. Hindi po ito nagagamit ng tama kahit nasa konstitusyon ang public information. Article 3, Section 7 of the Constitution, which provides the right of the people to information on matters of public concern, shall be recognized. Ang marital rape po ay may mataas na porsyento sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ibig sabihin, meron pong pagkukulang ang gobyerno sa pagpapalaganap ng batas at ang pagkukulang na yon ay obligasyon ko na punan. Ang batas na hindi alam ng taong bayan ay patay na batas. Dahil lang batas ang proteksyon ng tao kung hindi ito napalaganap. Ito ay palamuti lamang at maaaring makabiktima ng ignorante. Kaya't sa bawat pagdinig ng inyong lingkod, pinaghahandaan po namin ito para makapagtanong sa mga panauhi na pandangal. Sa aking pagdinig, ang salitang resource speaker ay tunay. Resource speakers are professionals in an organization with specialized knowledge in particular areas. Hindi po tayo teacher o guro ng batas. Gumagawa po tayo ng mga panukalang batas na magiging bunga ng ating mga pagdinig. Sapagkat yun po ang ibig sabihin ng hearing. Ang hearing po ay pagdinig.
Such inquiries may refer to the implementation or re-examination of any law or appropriation or in connection with any proposed legislation or the formulation of or in connection with future legislation or will aid in the review or formulation of a new legislative policy or enactment creation. Hindi kasama yung creation sa dula. Ano po ba ang inquiry? An act of asking for information. Ang akin pong isinasagawang mga pagdinig sa aking bawat hearing, walang pinakamahalaga kundi ang pagtatanong upang makakuha ng information. Dahil ang committee ko po ay Committee of Public Information. Kung kayo po ay well-informed na po sa usapin ng marital rape, malaki po ang inyong maitutulong. Pakishare po ang mga iba't ibang edit ng pagdinig na ito para lalong lumaganap at mainam na sumali po kayo sa pagpapalaganap ng Family Code of 1988 sa ating mga kababayan na hindi inabot. Tandaan po natin, ang well-informed na bayan ay progresibo. Eh, anyari nga! Padilla urges netizens not to be sensitive when the Senate holds hearing on such topics. So ito yung sinabi niya kanina, huwag po tayo maging sensitive sa pagdinig sapagkat yun po ang ibig sabihin ng hearing. Malamang! Eh, naging sensitive sa tanong mo! Hindi doon sa naririnig, doon sa tanong. Such inquiries may refer to the implementation. O yun yung maraming implementation. The implementation, shun. Padilla also stressed in the separate post on Saturday, August 17, that he never said it was okay for husbands to force their wives into having sex. Ito ang sabi niya na may long post na hindi ko nababasahin. Hanggang 6:30 lang tayo, mga kaibigan. Eh, may breaking news pa, di ba? Okay, tapasahin natin. Una sa lahat, wala akong sinabi na okay na pilitin ang kasamang babae sa pagtatalik. Pangalawa, ang sabi ko, paano kaming mga lalaki na naniniwala sa sexual rights kapag kami ay in-hit? Yan na lang, in-hit. Not drunk, not violent. Not violent. Not under the influence of any drugs or liquor, pain, love, and lust. So paano daw kaming mga... Kami tuloy. Paano daw siya na kailangan ng ganon pero hindi mabigyan? Anong mangyayari, mga kaibigan? Yun ang tanong niya, mga kaibigan. Nangyay, apat na page screenshot nung ano, kung po sa ayok na yan. Citing the Christian Bible and Muslim teachings, Padilla said he was raised on both teachings and married couples have the right to enjoy a healthy sexual relationship. Maganda po na merong healthy sexual relationship. Pero hindi po si ibig sabihin na kapag kailangan mo, bibigay sa'yo. Diba? Hindi ganun. O ito yung sabi niya, mga kaibigan. Malino po doon na ang babae ang nagpapasakop sa lalaki. Paul's teaching on sex within marriage is extraordinary. He says that husband and wife should give one another their conjugal rights. Each has a right to enjoy sex and each has an obligation to help the other enjoy sex as well. Both spouses should receive joy and pleasure in a healthy sexual relationship. So nagamit tayo yung Bible. Ayun. Patay, may Bible na po. Mahirap na pong baliin niya, mga kaibigan. O, dagdag pa niya, sa isang Muslim, in Islam, the husband should have intercourse with his wife according to what satisfies her. So long as that does not harm him physically or keep him from earning a living. Wow. The senator also pointed out that a husband is obliged to treat his wife in a kind and reasonable manner. So dagdag pa niya, mga kaibigan,
Part of that kind and reasonable treatment is intercourse, with tradition stipulating that couples should not forgo intercourse for longer than 4 months. Though some prominent scholars have prescribed a more stringent minimum frequency of sexual intercourse as a religious obligation for husband. So ayun na nga, may religious na. Ang obligation po daw ng mga kababaihan para sa kanilang mga asawa ay sex! Padilla was on the brunt of criticism after consensual sex was the central topic of the Senate hearing last August 15, where he expressed his concern about women not being in the mood for sex despite their husbands having the desire to do so. So, yun yung naging problema. Ang usapang consent. So, sinasabi ng mga tao, mga kaibigan, na mahalaga ang consent kahit mag-asawa kayo. Siyempre, tama naman. Hindi naman kasama sa conjugal rights yan. Hindi naman kasama sa primarital yan. Lang iya, magpipirma ng primarital na halagay, sex 3 times a day. So ano pa masabi niyo mga kaibigan? Comment down below.